Hi guys, I'm Yen Locas Ortega. Welcome to my recipe blog. Ang ating lulutuin ngayon ay sopas at napapanahon din na humigop ng mainit na sabaw dahil malamig ang ating klima ngayon. First, we have 6 clove garlic, 2 piece white onion, 2 tablespoon oil, 1/2 kilo pork giniling, 1/2 kilo hot dog, 3/4 cup margarine, 3/4 cup kilo pasta, 260 grams Delimundo, 4 can above milk, 1/4 kilo carrots, 1 whole cabbage, and 2 nor beef cubes. Nahanda na natin ang lahat ng mga ingredients, so let's start. Ang una natin gagawin, dahil frozen yung ating giniling, isinalang ko muna siya sa casserole para malusaw yung yelo niya. Then, mga ilang minutes, okay na rin to. So, ayan, naghiwa-hiwalay na yung giniling natin, hindi na siya frozen. Then, lalagyan natin ng konting oil para sa pagigisa natin nang hindi masunog yung giniling natin. Then, ilalagay na natin yung garlic. Ayan. And onion. So, yan. Then, hahaluin lang natin ng maayos. Medyo dumidikit na yung giniling sa kawali natin. Na-late ako sa paghahalo. Then, ilalagay na natin yung hotdog. Cheese dog yung ginamit namin, guys, kasi wala na kaming red hotdog. Okay din naman yan kung ano yung mas prepare nyo gamitin. Pero dito kasi sa bahay, favorite yung cheese dog. Then, ilalagay na natin yung pasta. Kami, guys, kapag nagluluto kami ng sopas, ginigisa, sinasama namin sa paggisa yung macaroni pasta. Then, tsaka namin siya lalagyan ng water para isahan na lang din yung pagluluto. Hindi na kami magpapakulukas sa nang hiwalay na casserole. Then, naglagay din ako ng corned beef dahil gusto ng kapatid ko. Usually, pag wala kaming giniling, corned beef yung nilalagay ko. Para, feeling ko kasi mas malasya sa baboy. Pero gusto kasi ng mama ko lagyan ng giniling. Kaya, nilagyan namin ng giniling na baboy. Then, corned beef. So, yan. Haluin ko lang ng maayos para hindi magdikit-dikit siya sa ilalim. Ayan. Ganito talaga kami karami magluto ng sopas, guys, kasi marami kami dito sa bahay. Then, yung iba naming kapitbahay nang hingi. At inilagay ko na rin yung carrots. Haluin lang din natin ng maayos. Ayan. Ang sarap nito ngayon kasi cold weather, di ba? Parang kapag tag-ulan, ang sarap kumain ng sopas, champurado. Pero kami, mas lamang yung may gusto ng sopas. Kaya sopas yung niluto namin ngayon. Tapos ang dami nito pag naluto kasi ang laki ng casserole namin. Tapos guys, kulang pa rin to kasi yung mga pinsan ko, then yung mga kapatid ko at yung iba naming friend. Ayan. Dadadagan pa natin ng water. Ayan, napuno ko na siya ng water. Hindi pa puno. Nag-iwan pa ako ng 3/4 para sa gatas. Kasi feeling ko kukulangin yung sabaw dito sa casserole na to. Pero ito na lang yung malaking kaserola namin. Kaya dito ko pa rin nilagay. So, takpan muna natin. Then, lalagay ko na yung beef cubes. Nailagay ko na yung isa kanina. Kaya isa na lang yung na-video ko. Ayan, kulong-kulo na siya. At malambot na rin yung pasta, kaya nilalagay ko na tong milk.
Ayan, yung apat na milk, guys, kasi gusto rin namin medyo milky yung aming sopas. Pero depende naman yun sa inyo kung ano yung preference nyo sa pagluluto ng sopas. Sinishare ko lang kung ano, kung paano namin niluluto yung sopas namin. At gustong gusto yun ng mga kaibigan namin. Alos lahat ng friend ko. Ang weird nga, guys, kasi kapag yung husband ko, meron siyang bisita, then magiinuman sila dito. Nagpapaluto sila ng sopas. Yung sopas yung pinupulutan nila. Kaya, hindi ko alam. Basta gustong-gusto nila yung luto ko ng sopas. Kaya, pag may bisita, usually nagluluto kami ng sopas. Kahit mainit yung panahon. Kasi, favorite namin itong lahat. So, ayan. Mga ilang minutes na lang to. Pwede na to. Then, takpan muna natin. Okay na ang milk natin, kaya ilalagay na natin yung, ang pinakalas natin na nilalagay, yung repolyo. Kasi ayoko ng sobrang lambot yung repolyo, kasi lalambot din naman siya kapag nainitan na siya. Ayan, ilalagay na lang sa ibabaw, then tatakpan ulit. Tsaka guys, kami, pag nagsusopas kami, gusto namin maraming gulay, maraming sahog. Kasi wala lang, parang ang sarap-sarap niya, tapos ayun, ayan, so... Ready to serve na ang ating sopas. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong i-upload na video. Bye-bye!